Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay magbabasa ng Banal na Misa. Ngayon ay araw ng November 9, 2021. Ayan ang ating Daily Mass Readings in Tagalog version. Maraming salamat sa ating digipusong laglag known as Idol Sales Suarez sa pagkatid sa atin ng mabuting balita mula sa ating Panginoong November 9, 2021, kapistahan ng pagtalaga sa palasyong simbahan sa Laterano, Roma, Martes ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Mga pagbasa sa Misa. Unang pagbasa, Ezekiel chapter 47 verse 1 to 2 and 8 to 9 and 12. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito ay may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nabula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas. Sa pintuan sa gawing silangan, doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hangdan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay punta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na inabutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa pagkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sarisaring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ang bunga. Pagkat ang didilig nito dito ay ang tubig ng magos mula sa templo, ito ang patuloy na namumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos, Salmo Responsorio, Salmo chapter 45 verse 2 hanggang 3 and 5 to 6 and 8 to 9. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at ang handang satlulo kung may kaguluhan. Di dapat matagot, mundo'y mayanigman. Kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Ang bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos na banal na templo. Ligaya ang dulot, ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Sa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan, anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahaka. Tugon, sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Ikalawang pagbasa, Unang Korinto, chapter 3, verse 9 to 11 and 16 to 17. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo. Sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaring ilagay liban sa nailagay na ni Jesus. Kristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at nanirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan.
Ang salita ng Diyos, Alleluia. Pangalawang Kronika, chapter 7 to 16. Alleluia, Alleluia. Aking bahay na pinili ay pagpapalaing palagi ng ngalan ako'y manatili. Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita na Juan chapter 2 verse 13 to 22. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Juan. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya ang templo, ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit sa nalubid at ipinagtabuyang panlabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palingki ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito ay tinanong niya siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayan may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya ay muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon, panalangin ng bayan, pagtatalaga ng Basilika ni San Juan de Letran sa Roma, nananahan ang ating tagapagligtas sa buhay sa na templo ng kanyang simbahan, isang binyagang bayan na tinipon sa ilalim ng kahalili ni San Pedro. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng Banal na Espiritu. Tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin o kaya, Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong buhay, mga buhay na templo. Ang panagbigan simbahan naway lumago sa pagkakaisa at pananampalataya sa pamamagitan ng ating karapatan sa Santo Papa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga bansay naway mabuhay sa kapayapaan at iwasan ang paghihiganti at paglalaban-laban. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga naghahanap sa Diyos naway matagpuan ang bato ng pananampalataya ni San Pedro at lakas ng loob ni San Juan Bautista. Manalangin tayo sa Panginoon. At inawang ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pangailangan at paggamit ng gusaling ito ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga yumaon naway maging mga buhay na bato sa walang hanggang templo, manalangin tayo sa Panginoon. Magmahal na Ama, mapagmahal na Ama, itinataas mo ang katawan ng iyong anak, ang maluwalhating templo ng muling pagkabuhay, bilang kanyang katawang mistiko at templo sa lupang inialay namin sa iyo. Ang aming mga panalangin, tanglay ang pag-asa na makapagbahagi kami sa gayon ding muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Horacio Imperata, panalangin laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patumbay laban sa COVID-19. Na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at pagdiyan mo kami ng inyong mapanghilom na kamay mula sa takot, sa kamatayan at karamdaman. Itagin mo kami sa pag-asa at tatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubasan at atasan ng tumuklas ng malunas at paraan. Upang hinto ang paglaganap nito, nagpapasalamat kami sa mga bakunang na isulong sa matumbay ng iyong mga kamay, pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Panubayin mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga
ay malakipan ng husay at malasakit. Paggalaban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Ikinataas namin ang mga nagdurusa, makantanawa nila ang mabuting kalusugan, ingapin mo rin ang mga kumakalingat sa kanila. Pamitin mo ng kapayapa ang walang hanggan ang mga pumanaw na. Paggalaban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa kabuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga ilangan sa pagdami at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanan at magbabalik loob sa iyo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesu Kristo ng buhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patubay malalangin Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kalingan sa iyong pangayaran at pagdiya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen, magpagaling sa may sakit, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami. Panginoon, dinggin mo po ang aming panalangin. Ingatan nawa tayong lahat ng Panginoong pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at pinasasalamatan Panginoong Yesu Kristo. Panginoon, naway mas mapalalim mo pa ang aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang natatangi naming sandigan at pag-asa. Ikaw lamang ang Panginoon, ang aming gabay at kalakasan. Ito po ang aming samo at dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. To God be the greatest glory. We praise you and thank you, Lord Jesus Christ, for everything. Amen. Ama, pinupuri at tinarangal ka namin, sinasamba at sumasampalataya kami sa iyo. Walang hanggang pasasalamat po sa iyo, mahal naming Panginoong Jesus. Patuloy niyo po kaming gabayan, ingatan, patawarin, at aming pagkakasala. Kawan mo po kami, dakila sa aking Panginoong Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat kay Mr. Oscar Siraspe Morillos dito sa iyong napagandang mensahe ng ating Panginoon. Aming Ama na pinakapangyarihan sa lahat, kami po ay pumupuri sa iyo at ang papasalamat. Amen. Maraming salamat kay Miss Abadesa Manalo Istrologo. Ayan, kay Ine Abrimilia. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Panginoon, dinggin mo po ang aming panalangin. Kay Mr. Raul Bolino, ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Galing yan sa ating Madi Marlene Rubian. Maraming salamat, Madi. Ayan, kay Mr. Michael Ramos, pinupuri, sinasamba at pinasalamatan ka po namin, Panginoong Jesu Kristo. Alleluia, alleluia. Kay Miss Rosalie Jopalia Orianday, happy listening and happy viewing. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon Jesu Kristo, palagi ninyo kami gabayan at ilayo kami sa tukso. Salamat sa Diyos. Amen. Ayan. Galing yan kay Madi Jesusa Martin. Salamat, Diyos. Ayan, galing yan kay Miss Flores Angeles. Lani Mystica, praise to you, Lord. Amen. Pasalamat at papuri sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Amen. Yan ang galing kay Madi Libet Aquino, Nabong. Ayan, pinupuri ka namin at pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo, patubayan at pagpalain mo po kami. Amen. Salamat sa Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Amen. Maraming salamat kay Miss Rosas Isada. Ayan, pinupuri ka namin at Panginoong Hesu Kristo. Thank you, Lord. Ayan, galing kay Jimmy Biaso. Maraming salamat, Ate Nids, love you. Galing yan kay Sol del Rosario. Ayan, pinupuri ka namin at Panginoong Hesu Kristo. Ayan, maraming nasan kay Miss Vivian Hali-Hali. Ayan, Miss Nimpa Aringo, pinupuri ka namin at nasasalamatan Panginoong Hesu Kristo.
Maraming maraming salamat, Madi. Ayan, praise to you, Lord Jesus. Ayan, galingan kay Mr. Gianro Menes. Ayan, thank you so much sa inyong pakikinig. Ayan, para sa ating next sharing, ayan, please subscribe para sa ating next mass reading. Daily po yan, mapapakinggan dito sa ating channel. Ayan ang ating channel na Reading Mass. Maraming maraming salamat sa ating lahat. Ayan, ingat-ingat lamang po kayo and God bless everyone. And please don't forget to click the subscribe, likes, ayan, and share na rin. Maraming maraming salamat. God bless everyone.